Pero Nay, meron mga hindi masyadong natuwa. Bakit? Doon sa ano, sa pag-dub ni Liza Soberano kay Alexandra Trece. Oo, may issue sila doon sa pagtatagalog ni Liza daw. O anong masasabi mo doon sa mga hindi naibigan yung pagtatagalog ni Liza as Alexandra Trece? Alam mo, kahit hindi naman to Alexandra Trece, kahit naman sa ang larangan at kahit sa ang pasukin ng isang artista, laging mayroong negative at may positive comment. So, normal lang yan. Ang importante, napanood nila, di ba? Kung sinasabi nila na hindi bagay kay Liza Soberano, yung Alexandra Trece, marami namang natuwa. So, ilan lang naman yung hindi natuwa. Hindi mo talaga ma-expect dito sa mundo natin na 100% matutuwa sa ginagawa mo. Tataon lang na gano'n ang opinion nila. Hindi naman porke opinion ng isa, opinion na ng buong sandatahang lakas. Ha? Diba? Kung may mga hindi nakagusto sa boses ni Liza, opinion nila yun. Kung paano, may opinion din naman yung iba kung nagandahan sila sa naging performance ng tinig ni Liza Soberano. Di maraming salamat. Sa mga hindi, wala rin naman tayo magagawa. Opinion nyo yun. At saka doon po sa mga hindi, salamat na din po kasi nanood pa rin kayo kahit hindi nyo nagustuhan. Counted yun, counted. Pero Nay, nag-audition ba si Liza para dito sa ano, sa Alexandra Trece? Hindi. Hindi po nag-audition si Liza sa Alexandra Trece. Siya po ang handpick, kumbaga. Siya po ang first choice bilang Alexandra Trece. Marami pa kami dinaanan bago nagtuloy ito. Wow! Oh Lord, kung alam mo lang. Pero naramdaman namin sa mga staff ng Netflix, ay grabe ang pagmamahal nila kay Liza. Sobra. Lahat sila natuwa sa aming Viber group. Natuwa sila sa naging performance si Liza. At hindi raw sila nagkamali na kinuha nila si Liza Soberano. Nay, ano masasabi mo dun sa mga ano, nagsasabi na meron naman daw mas magandang tinig kay Liza? Pwede naman si Regine Velasquez dun eh. Ha? Kaya lang hindi naman inalok si Regine. So paano? Kumanta ba si Alexander? Oo, di ba? Pagandahan ng tinig. Magandang tinig ni Regine Velasquez kay Liza Soberano. Ba't hindi siya kinuha, di ba? Parang ganon. Sabihin ko, Loy, siguro isang malaking factor kung boses ni Liza yun. Kasi kahit ako naman, ang producer, kunin natin to para magkaroon ng mukha si Alexandra Trece. Para ma-imagine nila na yung boses na yon at yung animated na character na yon ay si Liza Soberano. Diba? Pwede rin sila ni sa Lucha. Maganda rin naman ang boses. Diba? kaya lang, hindi nga. Siyempre, kahit sila alukin, tatanggapin nila yun eh. Oo. Nagkataon si Liza po yung inalok. So, siyempre, Netflix yan, no? Hello? Diba? Siyempre, go na kami. Tinanggap na namin. Yeah. Kung boses ko kailangan dyan, edi kinuha ko ng gagaulala. Hindi ko ba inalok mag-dub ng ibang mga kalaban ni Liza doon? Ha? Diba? Sabi, nabasa ko lang kasi sabi, mas marami pa raw deserving kesa kay Liza. Ang problema kasi, hindi kayo taga-Netflix. Sana taga-Netflix kayo. Para kayo nag-decide. Oo nga naman. Diba? Diba? Anyway, alam mo, yan yung sinasabi mo na you can never please everybody. Diba? And you cannot argue with success. Diba? Ganun lang naman yun eh. At saka na knowing Liza, Diyos ko dati nga, diba, ilang lingwahe yung inaral niya para sa teleserye. I'm sure talagang kakaririn niya palalo itong pagtatagalog niya. Pitong lingwahe. Diba? Oo, may German. Italian. So, English, Tagalog. Tapos, Pangalato. Tapos, Ilocano. Marunong siya mag-Ilocano. Diba? O, ganun siya katalas yung memory niya, diba? Sa mga dialect. Again, we cannot please everybody. Yes. Yung opinion nyo, ayaw nyo kay Liza, wala naman yung problema. Igagalang ko po yung opinion ninyo. Kung paanong dapat nakikinig din kayo sa opinion namin. Yes. Oo. Kasi kung hindi na nila gusto si Liza sa susunod na season, di siyempre hindi na yan kukunin. Or baka iba naman yung kanilang tinatahak na version. Di iba naman ang kukunin nila. Diba? Kaya
sa mga nagkagustos na naging performance ni Liza Soberano sa kanyang tinig bilang Alexandra 13 na produce ng Netflix. Maraming maraming salamat po. Sa mga hindi nagustuhan yung tinig ni Liza, thank you pa rin kasi the mere fact na tinapos niyo mula umpisa hanggang end, aba, dagdag buhay sa viewers. Muli po, maraming salamat sa nanood at manonood pa ng 13.